Usapan yung unang project ng windmill ni Minsan, not even 1 minute was spent talking about tourism. Parang gravy yan. Nag-umpisa, nung nakatayo na yung windmill, gumagana na, dumaandar na, umiikot na. Ang unang pupunta dyan, yung mga engineering students, mga science students. So yun ang nauna, mga estudyante. After that, kung sino-sino, dumadami na yung pupunta dahil ngayon na nakakita ng windmill. Ang gulat nga namin, sinabihan ko nga sila, maglagay nga kayo ng kahit na rest stop dyan or something para meron siyang pabilihan ng kape, gumawa kayong mga souvenir. That was an unintended but very welcome consequence nung pagtayo ng windmill. It's opened a lot of opportunities, especially for small businesses. There's a lot more foot traffic, a lot more people looking for restaurants, hotels, souvenirs, you know, little things that here in the province go a long way. Parang ano, mushroom na tumubong mga negosyo dyan. Unang-una yung mga maliliit, yung mga gumagawa ng mga crafts, mga souvenir crafts, mga small items, mementos. Yung mga iba, habang lumalaki yung negosyo nila, nag-e-expand sila. Mga iba, nagbebenta na ng bawang, mga iba, nagbebenta na ng dragon fruit. At yung mga iba, meron na rin maliliit na kainan. Hanggat umabot sa meron na makikita kang cafe, may mga restaurant na, at meron mga tinitigilan ng mga turista. The wind velocity is one of the strongest wind velocities buong Southeast Asia. And that's why even in Kingfisher, you have all the people coming doing kite flying because of the wind intensity. And you know, when it was built, they were the first windmills buong Southeast Asia. Ang kabutihan ng itong mga windmills na meron tayo ngayon dito sa Ilocos, malinis yung ginagamit natin na way para i-produce ang kuryente, ang electricity. Perhaps our biggest goal would be to find a way wherein the energy that we create can directly be used by our constituents. Because right now, the setup is very frustrating. The energy actually goes back to the national grid, and then we actually eventually buy it back in a way. Yun ang problema natin, kasi there was even a time na mas mataas yung presyo rito kaysa sa Metro Manila. Para naman maramdaman ng mga taga Ilocos Norte na may mga windmills, may mga solars, and then bababa yung electricity, we are contemplating na to ask the renewable energy players to subsidize mga low income, lower middle income. Merong county lang dun sa pinakauna na na-negotiate ko sa kanila, pagka ang power ay ang power na ginagamit ng Ilocos Norte ay ginanggagaling sa windmill, bawas ang cost. Eh, yung marami, they sell directly to the grid, so wala kaming ganansya ron. However, hindi namin sila pinapapasok na hindi sila tumutulong sa community. Na wala silang naitayo na eskwelahan, na hospital, na kung ano. They always have to, and continuous yan. And to their credit, the companies who have come in have always been very, very good neighbors. Pag kami bagyo halimbawa, nandyan sila, ang bilis nilang tumulong. Pag kami pangangailangan, lalo na dun sa area nila, lagi ang bilis nilang tumulong. Ilocos Norte has the potential for 2,000 megawatts, just under 700 windmills. We now have 150 plus. So, madami pang potential dyan. You know, we always talk about agri, we talk about tobacco, we talk about all of these other, pero ito hindi masyadong napapag-usapan. Because of the windmills, Ilocos Norte is a net exporter of power. Pero sinigundahan, when my sister Aimee became the governor, sabi niya, let's make Ilocos Norte already the center for alternative power, alternative energy, and renewable energy. So, nagtatayo ngayon sila ng mga solar.
Ang dami ng solar ngayon, bandang Curimao nauna. Kasi ang marami kaming kagaya nito, halimbawa, kung titignan nyo rito, buhangin naman lahat ito, hindi pang pwede pang taniman ito. Meron din kami mga area na ganyan. One hectare of solar farm can produce approximately 1 megawatt of power. E dito sa Pilipinas, hindi namimili ng lugar yan dahil lahat naman ng Pilipinas may araw. We have taken on the role of being the leaders in the Philippines of environmentally friendly power production. Nag-usapan yung unang project ng windmill ni Minsan, not even 1 minute was spent talking about tourism. Parang gravy yan. Nag-umpisa, nung nakatayo na yung windmill, gumagana na, tumaandar na, umiikot na. Ang unang pumupunta dyan, yung mga engineering students, mga science students. So yun ang nauna, mga estudyante. After that, kung sino-sino, dumadami na yung pupunta dahil ngayon lang nakakita ng windmill. Ang gulat nga namin, sinabihan ko nga sila, maglagay nga kayo ng kahit na rest stop dyan or something para meron siyang pabilihan ng kape, gumawa kayong mga souvenir. That was an unintended but very welcome consequence nung pagtayo ng windmill. It's opened a lot of opportunities, especially for small businesses. There's a lot more foot traffic, a lot more people looking for restaurants, hotels, souvenirs, you know, little things that here in the province go a long way. Parang ano, mushroom na tumubong mga negosyo dyan. Unang-una yung mga maliliit, yung mga gumagawa ng mga crafts, mga souvenir crafts, mga small items, mementos. Yung mga iba, habang lumalaki yung negosyo nila, nag-e-expand sila. Mga iba, nagbebenta na ng bawang, mga iba, nagbebenta na ng dragon fruit. At yung mga iba, meron na rin maliliit na kainan. Hanggat umabot sa meron na makikita kang cafe, may mga restaurant na, at meron mga tinitigilan ng mga turista. The wind velocity is one of the strongest wind velocities buong Southeast Asia. And that's why even in Kingfisher, you have all the people coming doing kite flying because of the wind intensity. And you know, when it was built, they were the first windmills buong Southeast Asia. Ang kabutihan ng itong mga windmills na meron tayo ngayon dito sa Ilocos, malinis yung ginagamit natin na way para i-produce ang kuryente, ang electricity. Perhaps our biggest goal would be to find a way wherein the energy that we create can directly be used by our constituents. Because right now, the setup is very frustrating. The energy actually goes back to the national grid, and then we actually eventually buy it back in a way. Yun ang problema natin kasi there was even a time na mas mataas yung presyo rito kaysa sa Metro Manila. Para naman maramdaman ng mga taga Ilocos Norte na may mga windmills, may mga solars, and then bababa yung electricity, we are contemplating na to ask the renewable energy players to subsidize mga low income, lower middle income. Merong county lang dun sa pinakauna na na-negotiate ko sa kanila. Pagka ang power ay ang power na ginagamit ng Ilocos Norte ay ginagagaling sa windmill, bawas ang cost. Eh yung marami, they sell directly to the grid, so wala kaming ganansya ron. However, hindi namin sila pinapapasok na hindi sila tumutulong sa community. Na wala silang naitayo na eskwelahan, na ospital, na kung ano. They always have to, and continuous yan. And to their credit, the companies who have come in have always been very, very good neighbors. Pagka may bagyo, halimbawa, nandyan sila, ang bilis nilang tumulong. Pagka may pangangailangan, lalo na dun sa area nila, lagi ang bilis nilang tumulong. Ilocos Norte has the potential for 2,000 megawatts, just under 700 windmills. We now have 150 plus. So, madami pang potential dyan.
we always talk about agri, we talk about tobacco, we talk about all of these other, pero ito hindi masyadong napapag-usapan. Because of the windmills, Ilocos Norte is a net exporter of power. Pero sinigundahan, when my sister Amy became the governor, sabi niya, let's make Ilocos Norte already the center for alternative power, alternative energy, and renewable energy. So, nagtatayo ngayon sila ng mga solar. Ang dami ng solar ngayon, bandang Curimao na una. Kasi ang marami kaming kagaya nito, halimbawa, kung titignan nyo rito, buhangin naman lahat ito, hindi pang pwede pang taniman ito. Meron din kami mga area na ganyan. 1 hectare of solar farm can produce approximately 1 megawatt of power. Eh dito sa Pilipinas, hindi namimili ng lugar yan. Dahil lahat naman ng Pilipinas may araw. We have taken on the role of being the leaders in the Philippines of environmentally friendly power production.